Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negos sa bansa noong Mayo batay sa resulta ng pinakabagong labor force survey ng PSA. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, umakyat sa 2.11 million ang bilang ng mga unemployed o katumbas ng 4.1% unemployment rate. Mas mataas ito mula sa 4% unemployment rate noong Abril o 2.4 milyong walang trabaho. Bumaba naman ang bilang ng mga underemployed o may trabaho pero hindi sapat ang kinikita para sa pangangailangan ng pamilya. Ang underemployment rate noong Mayo ay nasa 9.9% o 4.82 million mula sa 14.6% ng underemployment rate o 7.4 million noong Abril, habang ang employment rate o antas ng mga may trabaho ay bumaba rin sa 95.9% o 48.87 million mula sa 96% noong Abril. Papatuloy na press conference ng PSA, sinabi ni Yusek Mapa na naitala ang pinakamalaking dagdag sa bilang ng mga may trabaho ang sektor ng construction, admin at support services, manufacturing, transportation at storage at public administration. Wala pang nababanggit na dahilan ng PSA sa muling pagtaas ng unemployment rate pero batay sa datos ng ahensya, ang 4.1% unemployment rate ang pinakamataas mula sa 4.5% noong Enero 2024. Kaserbisyo mo sa Quezon City, Christian Osores para sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Christian, baka lang merong info na binigay, no? Meron bang specific to Metro Manila na pagtaas ng unemployment? Ito yung tinatalakay pa sa ngayon na Peter niya Yusek Mapa. Hinihimay pa niya ngayon yung kada employment at unemployment rate sa mga rehiyon. Babalikan natin kapag nailabas na ng PSA yung sa kada rehiyon na employment at unemployment rate. Okay, please note lang, no, kasi di ba nagtaas ng minimum wage dito sa Metro Manila, katataas lang, di ba? Mm-hmm. Ang tanong would that have an effect? Magkakaroon ba ng epekto yan sa magiging future unemployment rate? Let's say for the month of August, ganyan. Oo, yun ang iyong homework. Please make a mental note of that, ano ha? And we will talk to you again on September 5. Matagal. Kasi for August eh. Talaga naka-apekto itong taas. Yes. Sahod na 35 pesos. We're not saying mayroong epekto. Baka meron. Yes, sana naman. Oo, let's validate that. Thank you, Christian. Mga kaserbisyo, subscribe na sa Teleradio Serbisyo YouTube channel.